Good day mga kabonsai army. Dahil may project po tayo ngayon, may tanggap ng trabaho. Round plate ang request niya. Isama na rin sa YouTube natin, round plate. Pang painting, pwedeng tayuan ng mga limestones. Ayan. Round ang ano niya, gusto niya. At bago ang lahat, ang mahiwaga nating listahan ng mga nagpapa-shout. Shout out kay Bong Amante, kay Rafael Habawel, Sampigan Banjola Grace, Andrew Acobo ng Tagaloan, Misamis Oriental, Brian De La Cruz, Christopher Vicente Bailon ng PNP San Jose Police Station. Kakadabulol-bulol. Kaklasmate yan, ano, kabatchmate yan ng high school, Christopher Vicente Bailon. Aqua Joke, Tasio Carwas, shout out kay, ang may-ari po niyan ay si Protasio Bernardino, located at Zone 1 Muson. Magpapakarwas kayo, meron po siyang carwas, located at Zone 1 Muson near Kairos Hospital. Ayan po. Shout out din sa presidente namin, Nino Ariola Duyugat. Ganda nung painting na ginawa niya. Malupitan talaga. At kay Tol Edward TV, shout out sa iyo. Ayan po. May mold din ang alam po tayo, nauna na. Kasi kakahapon ko ito ginawa. Tatlong mold. Ito na po yung pangatlo, gagawin ko na. Tapos na. Ganun mga anak. Ayun. Ito na yung pangatlo. Ang simula, nagawa muna ng mold eh. Pangalawa, maglalangay ng langis. Sa paligid para hindi kumapit masyado ang labi. Tapos, ito na po. Tinunaw na semento. Purong semento lang. Pag malapit lang po ang pagbibigyan, hindi po tayo nagsishipping mga spots. Unahin nyo yung gilid para hindi gumuho yung mold nyo. Gilid muna ang buhusan ang tinunaw na semento. Na naman. Kailangan medyo ano, sakto lang para bang gatas, yung gatas na malapot, ganyan ang timpla. Huwag masyadong pag manipis, huwag kayong gagamit ng sobrang basa, hindi mabubuo yung ano nyo, magko-collapse yan. Kung kailan matatapos na, biglang magko-collapse yan pag sobrang basa ang ginamit nyo na tubig. Sobrang basang semento pala. Tubig nga pala, basa talaga yun. Parang ano lang, naggatas na malapot. Yan po, kung mapapansin nyo, nilagyan ko rin ng simento na tinunaw, paikot. Yan.
Para po yan, pag naglagay ako ng semento na may halo na buhangin, maiiwasan minsan na yung ano, yung nagkakaroon ng bubbles pag naglagay ng semento dyan, pag naglagay. Pag tinanggal yung labi, minsan may mga portion o mga parte na walang semento. Pag ganyan, naiiwasan, magkaroon man minimal, kukonti na lang. Kaya nilalagyan ko ng sementong tunaw paikot. Lagyan na natin ng screen. Yung makapal na screen. Nabibili sa hardware. Para kunyari, matibay. Tapos, bakal. Pag may bakal, may tibay. Para kunyari, matibay din. Joke. Lagyan natin siya ng drainage hole. Ito yung mga tubo ng tubig. Pinutol po natin. May nawala ng tulo ngayon doon sa kapitbahay. Kinuha natin ito. Joke lang. Para papasaya lang. Para hindi mabore. Yan. Apat po yung nilalagay ko. Para kung sakasakali, kailangan nyo ng butas. Para pag tatalian ng materials, meron kayo. Apat po yung nilalagay. Pero pag hindi nyo naman kailangan, pwede nyo naman barahan. Lagyan na lang ng butas. Barahan ng yung butas niya. Hindi kailangan. Apat. At hindi siya nakagitna, mga kaibigan. Pati yung isa. Pero wag natin tanggal. Okay pala. Okay na, nakalisig siya. Walang perfecto. Ayan, medyo nakalihis siya. Hindi siya napunta doon sa isang line. Okay naman. Nobody's perfect. Ganyan lang po yung timpla ko. Ng ano. Ayan. Medyo may kunat na may konting lata. Ganyan ang timpla ko. Ng simento. At lalagyan na natin siya sa gilid. Sa gilid muna ulit. Mayroon na lahat ng labi. Wala kasi itong pattern sa ilalim. Kaya mano-mano lang. Pag inunan nyo kasi yung labi, makikita nyo agad kung saan may makapal at saan may manipis. Tansyado agad. Kaya inuuna ko yung labi dahil wala siyang pattern. Labi muna. Hahagudin na natin. Ang paghagod may konting diin. Paikot. Isang ikot.
dalawang ikot, makinis agad. Ayos. Makinis agad. Tapos, patitigasin mo yan ng konti. Para, pag nagpatong ka uli sa ibabaw, mayroon ka, hindi nagagalaw yung labi ng, ala, ng, ano mo, ng, ayan, kita agad kung may makapal o manipis na part. Makakapag-adjust, madaling mag-adjust. Pag ganyan ang ginawa mo, una agad ang labi. Ayan. Kaya po, mainam yan ganyan. Inuuna yung labi, hindi yung papatungan mo agad hanggang dito. Pag naghagod ka, may mangyayari, may portion na manipis, may portion na makapal. Pag ganyan, yan o, kita agad. Kita agad siya. May portion na makikita mo kung manipis o makapal yung labi. Makakapag-adjust ka kaagad. Ayan. Medyo minimal lang yung mga part na ano. Kasi wala nga pattern. Ayos. Ayan, pagpapatuyo, 15 to 20 seconds bago uli patungan sa ibabaw. Okay na yun, hindi na ganong magalaw. Pag hinagod mo yun, meron ka ng basihan. Sa ibabaw naman natin talaga. Nga pala ang panghagod nyo lata, kada hahagod hugasan nyo muna sa tubig. Ayan, tubig kayo para yung mga kumakapit natatanggal. Paghagod ulit, basa, tapos may konting diin, may konting diin lang, konti lang. Ikot. Dalawang ikot lang. Konting ikot lang kailangan. Hindi ganong maraming ikot ang gagastusin. Naaksay. Diba? Tapos, nalagyan na yung mga kulang na part. Mas unang na tumigas yung nasa baba, kaya hindi na siya gagalaw kada hahagudin mo. Kaya inuuna talaga yung labi. Yun yung isa sa mga technique na natutunan ko. Kasi pag medyo malata, sabay-sabay agad hinagod, kada hahagod yun, pag hindi mo pinatigas konti, gagalaw yung forma mo. Hindi magiganda ang kalalabasan. Pag ganyan, medyo matigas, meron ka ng pagbabasihan. Kasi mararamdaman mo yun pag kung masosobra ka ng diin. Pag hindi mo naman nahagod ng maayos, o kaya wala konting diin, kita mo din agad dahil ano tawag dun? Yung nakaumbok ba? Pag hinagod mo ganyan, kita mo agad nakaumbok. Kailangang
konting diin doon sa part na yon. Kaya mas mainam, mas matigas yung nasa iba ilalim. Patch-patch sa mga part na kulang ang sibit. Pag masyadong maliliit ang butas, huwag mo nang pilitin na lagyan ng simento na may halong buhangin. Ang mga maliliit lang, ang lalagay mo na lang yung purong simento. Katulad na itong pinunaw na to. Pag maliliit na part lang, parang tusok-tusok lang ng ting-ting, mga ganong butas-butas. Ito na lang lagay mo para pag hinagod mo pasok agad yung ano, kasi maliit lang na part, pag nilagyan mo uli ng mas marami yun, mas makapal, pag hagod mo hindi na yung even, hindi pantay ang kalalabasan. Okay, saw-saw ulit, make sure na walang matitirang mga buha-buhangin para pag hinagod mo hindi guguhit. Hawak ulit, may konting diin sa dalawa ayos, mapinis agad. Lalagyan natin na siya ng paa. Mga 5 to 10 minutes papatuyuin mo, at makalipas ang 5 to 10 minutes ready na ang kortihan ng paa. Kortihan na natin yung paa. Yep, wala pa pala dito. Apat dapat ang paa. Ginawang tatlo lang.
tapos. Yung puwit naman, o base. Ayos. Buo na. Konting matigas na lang. Konti. Tapos hahago din ulit para kumintaw. Ayan po, mga after 5 minutes. Tanggalin na natin tong mga drainage hole habang malambot pa siya. Kasi pag naiwan nyo yan hanggang tumigas, medyo mahirap na siyang tanggalin. Ayos! Tapos na mga ka-bonsai army ang ating project, request ng kaibigan, kaya may hanap buhay tayo ngayon, may pagkakakitaan. Konting kinis-kinis na lang ito sa mga ano, tapos yung mga konting imperfection, mga konting bukol-bukol, ano nang hagudin, lilihahit ko na lang yun. Round bending plate. Bilog ang mundo. Ayan. Parang buhay ng tao. Bilog ang mundo. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Pero pag pagpapatuloy sa pagsusumikap at hahaluan ng maraming dasal sa Panginoon, mas mararamdaman natin lagi na naandun tayo sa itaas. Madalang tayo makakaramdam ng tayo'y nasa ibaba. Kumbaga, down na down tayo. Madalang na yun. Pag mayroon tayong Diyos na gumagabay lagi sa atin. Kaya mga kabosay army, salamat po sa panonood nyo. At sana po'y nakapag-share na naman ako sa inyo ng konting knowledge sa kung paano gumawa ng plate. Bending plate, round plate. Kaya po, pa-like and subscribe and hit the notification bell sa aking YouTube channel para updated kayo sa aking mga videos. At sama-sama tayong matuto, sabay-sabay matuto tayo sa pagsalarangan ng bonsai. Kaya mga kabonsai army, God bless. Salud. Adios.